What's up mga Lods? Welcome back dito sa aking Mountain Channel. Ako nga pala si Logan Burr at meron tayong pag-uusapan ngayon tungkol nga dito sa ating Vice President Lenny Robredo na tinatawag na fake Vice President. Sinupalpal nga siya ni Banat Bay at binanatan siya. Pero bago ang lahat, kinakumusta ko kayo dyan at sana nasa mabuting kaligayan kayo at sana ingatan tayo ng ating puong may kapal. At bago yan, panuwayin muna natin yung video ni Vice President na tinatawag na fake VP. Narito nga ang kanyang video. Makikita natin yung bakas na baka nare-receive lang kasi ng video. Nare-receive lang po ng tubig kaya kung makapansin natin para meron pa siyang residue. Kaya maputik pa yung mga loob ng mga bahay. So makikita natin parang nagilinis pa yung mga nagilinis yung mga tao ng bahay. Masabi ko dito sa may entrance, medyo okay na. Hindi lang po natin alam ngayon kung hanggang saan pa yung tubig sa dulo. Pero marami po tayong tinawagan na initially nag-request for rescue. Pero nung tinawagan po natin, sabi hindi na sila diligas kasi bumaba na yung tubig. Karamihan nagre-request nila ng pagkain. Nagre-request nila ng pagkain sa tubig kasi may mga parts yata dito na nawala ng drinking water. Saka may mga parts na yung hindi nakalabas yung mga tao. So yun nga mga Lods, ang video ni Vice President Lenny Robredo na nag-ala vlogger sa Cagayan. Ito na naman ang banat at dito na binanatan at tinatawag na politikong ipal si Vice President at matinding banat ni Banat Bay. Panoorin natin ang video ni Banat Bay. Yan ho ay usong-uso ngayon. Ang tanong, ikaw ba ay naniniwala sa fake news? Ikaw ba ay tatanga-tanga rin tulad ng mga taong comment lang ng comment at keso wala daw ginagawa ang gobyerno? Government in the Philippines is not doing anything about it. The government is really just be acting like nothing is going on and it's just so crazy to me. O ikaw din ba yung tatanga-tangang hindi alam kung paano mag-function ang gobyerno? Kanina po madaling araw, marami pong nag-tweet, marami pong nag-share patungkol po sa paghingi ng tulong ng mga taga-Cagayan. Kahit po ako, bigla ako nagtataka bakit po bigla-biglaan ito. Ang malupit nito, may isang politiko na umepal na naman. Keso inutusan daw niya ang AFP para mag-deploy doon. Sino pa ba ang pinaka-epal na politiko ngayon? Si Lenny Robredo. Madam, paalala ko lang, hindi ikaw ang Commander-in-Chief. Masyado ka namang ambisyosa. Gusto mo kaagad maging Commander-in-Chief. Eh bago mo pa sinabihan yan, naka-deploy na ho ang buong army natin dyan sa lugar na yan. Ang Coast Guard, ang Philippine Air Force, maging ang kapulisan natin na andyan na rin. Tapos, hihirit ka na keso inutusan mo, keso sinabihan mo itong mga to para mag-deploy. Ate naman, napaka-credit grabber naman yan. Siyempre, yung mga tanga at mga gullible, naniwala naman. Naka-deploy na huya mga yan. Lahat ho ng ahensya ng gobyerno ay tumutulong sa lahat ng nasakuna, lahat ng apektado ng bagyo na ito. Hindi lamang po sa Cagayan, hindi lang po sa Marikina, hindi lamang po sa Rizal, hindi lamang po sa Bulacan. Mula sa DSWD, DPWH, Coast Guard, Air Force, Army, PNP, lahat po yan nagtatrabaho na. Lahat po yan ay nakatutok na sa rescue. Tapos sasabihin nila na nasa ng Pangulo. Sandali, ano ba gusto ninyo? Pumunta si Pangulong Duterte sa isang lugar habang buong bansa ay naapektuhan? Siyempre, bilang Commander-in-Chief, bilang Presidente ng Bansang Pilipinas, dapat dun lang siya sa Malacanang at dun niya minamando ang mga ahensya ng gobyerno. Pag nagpunta siya dyan sa Cagayan, eh paano na yung mga nasa Rizal? Paano na yung nasa Bulacan? Paano na yung nasa Camarines Sur? Kaya bilang Pangulo ng Pilipinas, dapat na doon lang siya sa Malacanang at manduhan niya ang mga ahensya ng gobyerno. At ganyan naman ang nangyayari ngayon. Ang problema kasi sa mga bobo na to, gusto nila si Pangulong Duterte pumunta lang sa isang lugar. Mali ho yun. Hindi porket hindi nyo nakikita yung Pangulo ay hindi na nagtatrabaho. Ang gusto nyo kasing klaseng politiko, yung katulad ni Lenny Robredo, yung panayang epal, bigay ng relief dito, bigay ng relief doon. Hindi ganun ang tamang leader. Hindi epal, hindi pakitang tao, at higit sa lahat, hindi credit grabber. Kaya
kung may utak ka, isipin mo nang mabuti yung mga pinagsasabi ng mga artista at mga pawok sa Twitter na wala naman alam pagdating sa sistema ng gobyerno. Nakakalungkot nga eh. Nasa gitna tayo ng sakuna, nasa gitna tayo ng bagyo, nasa gitna tayo ng epidemic. Itong mga to, walang ginawa kung hindi siraan, mag-tweet at umepal. Habang lahat ng ahensya ng gobyerno, lahat ng opisyal ay nagtatrabaho. Ulitin ko, mula sa Army, sa Police, DSWD, DPWH, DOTR, DENR, lahat ho yan. At iba pa, lahat ho yan nagtatrabaho. Maging patas naman tayo sa mga to. Hirap na ho sila. Wala na ho silang tulog na nagtatrabaho at nagre-rescue ng ating mga kababayan. Kayo, ano ginagawa nyo? Tweet lang ng tweet at paninira at pamumulitika sa ating Pangulong Duterte. Mahiya naman kayo para kayong hindi Pilipino. Puro lang kayo pabigat sa bayan na to at sa ating mga kababayan. Huwag naman ho tayong gullible o yung mabilis maniwala, uuto-uto. At higit sa lahat, huwag ho tayong tangang maniniwala sa fake news. Talamak ho yan ngayon, lalo na sa Twitter. Kaya tandaan ninyo, kung gusto nyo ng totoong impormasyon, pumunta mismo kayo sa mga page ng mga ahensya ng gobyerno. Makikita nyo doon kaliwat kanang pagre-rescue ang ginagawa nila. So yun nga mga lods, nakatikim ng matinding banat si Vice President kay Banat Bay. At binabanatan rin ni Banat Bay ang mga pawok sa Twitter, sa mga social media. Yan ang bagay sa inyo, dapat banatan kayo ni Banat Bay. Pero hanggang dito na lang ating video. Pero bago tayo magtapos sa ating video, ay huwag kalimutang mag-subscribe para magiging updated pa kayo sa ating pang mga next na video.